Yo, what's up mga ka-IE? Welcome back to my channel. Ayan, medyo maliwanag. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe Neil Valencia. Ngayon po ay i-interviewin natin si Paring Kugkug bilang isang OFW. Sasabihin natin sa kanya is ano ba yung mapapayo niya sa mga baguhan o ano yung naidudulot ng isang OFW, mahirap ba o masarap maging isang OFW. Ngayon pupuntahan natin siya. Wait lang ha, patingin muna tong ilaw. Wala kasi akong ring light eh. Ano tayo eh? Poor. Ayan. Tungkol to sa mga OFW. Ngayon kung ano yung mapapayo niya. And then ito, ito si Kugkug. Kugkug! Oh! Kugkug! Bakit? May tatanong kasi ako sa'yo eh. Ano? Wait lang, ayan. Bilang isang OFW, masarap ba mag isang OFW? Oo, lalo na pagkakaya mong mabayro. Oh no! Sino ba ikaw? Seryoso yung tanong ko, pare. Oh. Kasi pwedeng maano to sa mga katulad ng OFW, may inspire o kaya tawag dito isang mga magsisimula pa lang, isang mga 20 ganyan to 25, kasi ikaw medyo matagal ka na dito, almost nasa 18 years ka na nagka Saudi, di ba? Wala. 11 years. Ano yung mapapayo mo sa mga OFW? May papayo ko sa yung sa mga baguhan pa lang ha. Sa mga baguhan pa lang, sumunod muna kayo bago kayo sumuway. Sumunod muna kayo sa mga amo niyo para kayo ay mapaganda pisto. Then, huwag kang gagaya dito. Maraming babae. Paano masabi? Sinatanong ko. Ayun mo ay papayo ko. Iwas-iwas kahit ano. Huwag ka lang gagaya sa kanya. Ba't ako? Tambi. Oh no! Oh, di ba? Tiga, minatawag. Minatawag. Wait. Minatawag. Wait lang ha. I don't know. Ayan. Oh, yun lang ba mapapayo mo? No, yun lang. Hindi. Pati kailangan masipag ka rito. Kahit medyo na api-api, ihabaan mo pasensya mo. Okay. Pre, number one yan. Diba? Kumbaga, pag ikaw ba sa nag-iisang OFW, magbabago ba yung tawag dito, yung lagi mong ginagawa pag nasa Pilipinas ka, yung like sa pagising mo, yung ganun? Oo, siyempre, natural. Kasi pag nandito ka, ikaw na ang may hawak ng oras mo. Oh. Talagang kailangan, gumising ka ng maaga, yan. And then lalo pag nagkasakit ka pa, no? Oo, solo mo. Solo mo? Solo ka. Isang last ano na lang, last message na lang sa mga gustong mang ibang bansa. Sa mga lahat ng gustong mga ibang bansa, ang una-una, huwag niyong kagayain to. Kasi puro babae ang alam nito eh. Mga kaayo, huwag kayo maniniwala dyan. Ito nga, may sing-sing eh. Diba? Sing-sing lang yan, front lang yan. Tingnan mo ako, wala akong sing-sing. Pero, naka-ano ako sa asawa ko. Ganun. Ang ano mo naman magano eh, joke mo naman eh, ang daya-daya mo eh. Seryoso to. Seryoso nga. Oh. Sabi mo sa kanila lang hindi ako babaero. Itong mukhang to babaero. Ah, oh, sige. Nakakatatlong asawa pa lang yan. diba? Ako. Yo, what's up guys? Mamaya na lang. At walang kakwenta-kwentang kausap to. Mamaya na lang natin itutuloy. Mag-interview naman tayo ng mga panibagong mga colleagues natin dito sa Riyadh para malaman natin kung ano ba yung dapat nilang ipayo o mga gawin kapag isang OFW, sa mga baguhan pa lang kasi yung iba talaga matatagal na eh. Mamaya balik ako kayo. Bye-bye! Yo, what's up guys? Ito naman si Fernando naman yung i-interviewin natin kasi nakita ko siya. Hello Fernando, good morning. Good morning.
ang tanong ko kasi sa bilang isang OFW, ano yung mapapayo mo pare? Sa mga magsisimula pa lang, like mga 20 to 25, mga middle age gano'n, ano yung mapapayo mo? Ano ba, babae, lalaki? Hindi, kahit sino. Di tayo sa may ilaw pare, wala kasi akong ring light eh, kasi maano pa lang tayo eh. Di tayo dito. Yan. Ano yung mapapayo mo tapos, ano ba yung magandang pabaon para sa mga papunta pa lang dito sa, lalo na sa mga middle east? Kung sa akin lang, papunta kayo dito, kailangan buo-buo ang buo ang loob nyo. Ayun. Lalo na sa pamilya, di ba? And then? Sunod, kailangan nyo talaga ng, ano, as in, makakaawon sa buhay, eh, tsaga. Ikaw, ano kailan ka ba nag-start ng, ano, ng bilang isang OFW? Anong age ka bago nag-start? Oh, 34 na. Ah, 34 years old. Oh, matanda na. Almost ilang taong na dito sa Saudi? Mga 11 years na. See, mga ka 11 years. 11 years dito. Pero wala pang ipon. Kasi bakit? Maraming ano, maraming ginagastusan. Eh, pero ano nga yung mapapayo mo sa kanila? Mapapayo ko lang, tibailan ng loob. Sunod, kunting gastos. Mahirap ang waldas dito, waldas doon. Alam mo naman sa Pinas. Hingi nang hingi doon mga tao sa atin. Oh, yun lang. Ayun lang. Oh. Ayun guys. Yun lang daw yung mapapayo niya. Mamaya ako na kayo mabalikan. Bye-bye. Ang tanggal sa gal. Ang tanggal sa gal. Ang tanggal sa gal. Yo, what's up mga kai? Nandito na tayo sa bahay. Ngayon i-interview naman natin yung tatlo dito sa sala para malaman natin yung mga sagot nila. Ito. Ito na. Yung pagulo ko, yung pagpapulo ng sala ko, baka ano pa ko ng kahoy. Inagulat ako nung nagising ako noon. Sa panaginip ko yun, nagising ako. Tapos, si Midya nakikita ko, nakaupo. 2 hours later. Si tapos, uminom na ako ng tubig. Pagtingin ko ulit, nakahiga na ako sa Midya. Nakahilig na. Matara, may tatanong nga pala ako sa kanya. Ano lang niya? May tatanong lang ako, ha? Ano yan, pre? Gano'ng kahirap sa'yo ang bilang isang OFW? Sa akin naman, siyempre, bilang isang OFW, napakahirap. Kasi unang-una yung homesick natin. Homesick? Oo, homesick. Hindi porkit na tayo masaya dito, parang wala tayong problema. Marami tayong pagdadaanan. Unang-una nga sabi ko, homesick. Kasi pag hindi mo naagapan yung homesick, baliw. Mababaliw ka. Ano naman yung mga payo mo sa mga Sa akin, sa mga, wag na lang kayo mag-abroad, mga tropa pets natin. Doon na lang kayo magtrabaho sa Pinas. Kung pabibiliin ka, ano? Pilipinas o abroad? Pilipinas kayo. Bakit? Ikaw. Ako? Oo. Dito ako, Saudi. Sa ngayon, dito muna ako, Saudi. Bakit? Gago! Kailangan natin kumita. Kumita. Pero, para sa pamilya natin. Pero, yung mapapayo mo? Ang mapapayo ko, yung mga magbabalak na mag-abroad, wag na kayo mag-abroad. Ano ba yung... Doon na lang kayo sa Pinas magnegosyo kahit sa maliit na umpisa ng negosyo. Ano ba yung mga risk na ano mo dito nung nag-abroad ka? Dito naman, siyempre yung mga mokong na mga ibang lahi. Oh no! Magkaroon ka talaga ng maiinis ka, maasar ka, yung mga ganun baga. Pero kailangan nating control ang sarili. Ayan, mga kai, may nakita kayong mapupulot kayong aral dyan. Dito naman tayo kay Sir Ricky. Ganon din naman yung tanong ko. Ganon din yung tanong ko. Ulang-una mga kapatid, kumain muna tayo ng sagin. Gano'ng kahirap sa'yo ang pagiging OFW? Mahirap, malayo sa pamilya. Tapos? Alam nyo mga kapatid, pag kayo nandito sa abroad, lalo na nag-iisa kayo at mga pamilya nyo, nandun sa ating bayan. Unang muna sa lahat, paglabanan nyo ang inyong homesick. Homesick number din, one homesick, yan. Homesick din. At lagi nyong naaalala ang inyong pamilya sa Pilipinas.
At saka yung kapag yung mga ano, 'di ba, pag bagong uwi tayo, siyempre nag-iisip ng mga pasalubong, hindi nila alam. Hindi nila alam, naghihirap tayo dito. Hindi naman tayo, hindi naman tayo sa secret dito. Ganun din yung kita. Oo, oh, ganun din yung kita. Mo lang, 'di ba? Parehas lang mga kapatid. Akala kasi nila, huwag din yung akala important na sa abroad kami, malaki na sinusweldo namin at masarap na ang buhay na namin dito. Eh, ilan taon ba dito sa Saudi Arabia? Konti pa lang, 17 pa lang. 17 years pa lang. Konti kailangan natin. 17 years? Bakit hindi ka pa nag-decide na mag-exit? May naipon ka na ba? Yun ang mahirap, walang naiipon eh. Salit ng Saudi ito sa Al-Gusaybe. Mga mokong kasi ng Al-Gusaybe. Alam mo yung mga dito, ha? Puta nga. Walang kwentang tao yan. Totoo lang. Eh, ano yung mapapayo mo na lang, mapapayo? Sa mga... Huwag kayo mapapayo sa inyo. Huwag kayo maging kawatan. Hindi, yung sa mga mga middle age, like 20 to 25, yung mga pa-abroad pa lang. Hindi lang sa middle age. Sa ano yung mapapayo mo? Ang mapapayo ko lang, gusto yung mag-abroad, huwag na sa Saudi. Marami magnanakaw dito. Wala sa Saudi. Hindi, may mga part din ng GCC like Oman, Dubai, Bahrain. Oo. Diba? Qatar na lang kayo. O kaya Dubai. Mas maganda pa ron. Parehas. Dito walang parehas dito. Si Manon. Saudi. Oo, yung amo namin dito, si Manon. Tao yun. Oo. Buruin mo, apat lang overtime na, apat na oras sa loob ng isang araw. Ginawa niyang tatlo. Ha? Tatlo, tatanggalan pa ng Friday. Ha? Ano yun? Imbis na tumaas ang sahod mo, lalo pang bumababa. Sa tagal mo na rito sa abroad, imbis na pataas ka, bumababa ka pa rin. Sino ang tumataas? Eh, yung mga walang kwentang mga manager na wala namang ginagawa, kundi magpalaan ng bayan. Yan! Patarantaduhan yan! Kaya kayo, huwag kayong maging manager kasi maigil sa akin kayo. Tama na yung maging trabador kayo, at least parehas kayo. Yan ang pagkatandaan ninyo. Ayan, nakita natin yung... Sandali, sandali! Para kasi yun ang ano, ng isa pang payo. Oh, ha? Ano pa? Ang ipapayo ko lang sa inyo, pag nandito kayo sa Saudi, trabaho lang kayo. Especially sa... Huwag masyadong mahita ng ulo. Huwag yung titirahin yung mga manager. Ha? Dahil talaga mga siraulo yan. Huwag yung titirahin. Mga siraulo talaga yan. Oh. Ah. Oh. Okay. Okay. Next time. Nice one kay Sir Ricky. Dito naman tayo pupunta kay Sir Marlon. Ganon din yung tatanong natin. Sir Marlon, gaano kahirap sa'yo ang pagiging isang OFW? Narinig ba ako kahit may... Pakilakas. Mm. Eh, ganun lang talaga mo si Steve. Ayan. Mahirap, lagi yung homesick. Homesick? Homesick? Tatlo na sila lagi yung homesick, ha? Ang trabaho... Ano pa? Ano tatang mo? Hindi, yun na. Gano'ng kahirap yung pagiging isang OFW na katulad mo? Dito, lalo na lang dito sa Middle East. Mahirap. Yun nga, homesick. Kung yung mga pamilya ka sa Pilipinas, homesick mo sila. Makakasayahan ba? Pero shoutout sa kanya, ha? Malapit na siyang umuwi sa 21 na magkikita na sila ng misis niya. And then... Hindi. Mahirap talaga pag may nakatutok sa yung camera eh. Oo, mahirap na. Live yan eh, live. Homesick. Hindi. Hindi, malayan. Sa vlog. Dapat din live mo eh, paano narinig ka lang? Hindi, sa vlog. Teka lang, sasagot mo na si Sir Marlon. Una, homesick. Pangalawa, sahaw, nagtitiis kami. Siyempre, mababa lang ang sahaw. Pero sa kagandahan, sumasahod pa rin. Wala din naman. Lahat naman ng trabaho, mahirap yan eh. Pinakamahirap lang talaga, homesick. Nasa sayo lang yan sa trabaho ko. Maliit na, binabawasan pa. Pero ilang taong na dito sa Saudi? Mag 7 years na po, mga katoto. Ah, katoto. Eh, ano yung mga payo mo sa mga OFW? Ah, mga OFW? Kung... Yung sa mga mag-abroad pa lang kaya? Mag-abroad?
Trabaho lang, pumunta kayo dito. Basta sumasahod kayo, pumunta kayo dito, magtrabaho kayo. Gawin nyo trabaho nyo. Pero yung sa sinabi ni Sir Ricky, hindi ka ba against doon? Tulad ng ano yung... Ewan ko kung sino yung binabanggit ng supervisor, sino ba manager yun. Oh, manager pala. Kasi lahat kasi lang... Lahat kasi lang manager, may... Manunod si manager. May plano ba? May plano sa isang kumpanya. Hindi ko lang alam ko. Ang inaano ko lang naman dito yung sahod, kumita ng maliit na pera. Ano lang naman eh. Pero kailangan natin magtipid. Kailangan magtipid. Kahit saan ka pumunta, kahit gaano pa kalaki ang sahod mo, kung nasa sa'yo ay waldas ka, di mo alam kung saan mo. Wala, ano pupuntahan niya. Nasa maliit man, kung marunong ka maghawak ng pera, pares kung pupundar ka. Peace lang sa buhay, lalo tayo mga mahihirap. Peace lang sa mga manager. Ayan, mga kayo, maganda yung sinabi ni Sir Marlon. Kaya, at saka huwag niyong kakalimutan lagi magdasal. Don't forget yun, nasa taas yan. Hindi, sa vlog to, sa vlog. Sa vlog. Kaya ganyan, mga kayo, dito ko na lang po. This is the end of the vlog. Salamat po. Bye-bye.